Magandang buhay! Isang malugod na pagbati po sa inyong lahat. Tayo po ay muling nagbabalik sa isang panibagong talakayan na maglilinang sa ating puso't isipan sa usaping agham panlipunan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Ma'am Charise Remis Musong ng Compostela National High School, Compostela East District. At ako po ang inyong makakasama sa panibagong yugto ng ating aralin sa asignaturang Araling Panlipunan 9. Alam kong kayo ay handang-handa ng matuto sa panibagong aralin sa araw na ito. Kaya't maghanap na ng komportabling pwesto. Kunin ang module, papel at panulat, buksan ang asipan at maging alerto. Ihanda ang sarili sa ating makalipunang talakayan. Makialam, makibahagi at linangin ang kaalaman sa mga usaping panlipunan. Sa inyong pagtahak sa landas ng kaalaman, ikaw ay haharap sa mga teksto at mapanghamong gawain na sadyang pupukaw ng inyong interes na magdudulot ng inyong kaalaman. Kaya't pagkatapos ninyong mapag-aralan ang aralin, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod. Una, na ipapaliwanag ang interaksyon ng demand at supply sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan. Pangalawa, nauunawaan ang interaksyon ng demand at supply. Pero bago yan, pinapaalalahanan ng mga mag-aaral na ingatan ang SLM o Self-Learning Module na ibinigay sa inyo upang magamit pa ng ibang mga ngailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng module. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. Sa pamamagitan ng module na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan. Ngayon mga mag-aaral, ang pangunahing focus ng module na ito ay ang interaksyon ng demand at supply sa kalagayan ng presyo, produkto at ng pamilihan. Ito ay ipinakita sa pamamagitan ng mga talahanayan, grapikong paglalarawan at paggamit ng matematikong pamamaraan. Ang presyo ay may dituwirang relasyon sa demand. Kapag ang presyo ay mataas, mababa ang demand. Ngunit, kapag mababa ang presyo, mataas naman ang demand. Naiiba ang panig ng supply. May tuwirang ugnayan ang presyo sa dami ng supply. Kapag mataas ang presyo, mataas rin ang supply. Nakuha po ba ninyo ang interaksyon ng demand at supply? Mahusay! Kapag mababa ang presyo, mababa rin ang supply. Ano kaya ang mangyayari kung ang dalawang puwersang ito, ang demand at supply, ay magtagpo? Ano ang kahihinatnan ng kanilang interaksyon o pagtutunggalian? May tatlong pamamaraan na pagpapakita ng ugnayan o interaksyon ng demand at supply sa pamilihan. Sa ganoong paraan, upang malaman mo ang lahat ng mga ito, kailangan mong pag-aralan, suriin ang mga grapiko, talahanayan sa ibaba,
intindihin at unawaing maigi ang mga konsepto, kahulugan at mga paliwanag na nasa ibaba. Una, ang ugnayan ng demand curve at supply curve. Tingnan ninyo ang graph. Tandaan, A. Ang demand curve ay nagpapakita ng quantity demanded sa magkaibang presyo. Mapapansin ding pababa ang slope. Patunay, batas ng demand. Mayroong inverse o magkasulungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Batas ng demand. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng produkto o serbisyong kayang bilhin. Kapag bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng produktong o serbisyong kayang bilhin. Ipagpatuloy natin. B. Ang supply curve naman ay nagpapakita ng quantity supplied sa mga magkaibang presyo. Mapapansin na pataas ang slope nito. Patunay, batas ng supply. Mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supplied ng isang produkto. Batas ng supply. Kapag tumaas ang presyo, tataas din ang dami ng produkto o serbisyong kayang ipagbili. Kapag bumaba naman ang presyo, bababa din ang dami ng produkto o serbisyong kayang ipagbili. C. Ito ang punto ng ekwilibriyo sa pamilihan kung saan ang quantity demanded o QD at quantity supplied o QS ay pantay. Kung saan, sa punto C, ang presyo ay 30 pesos, kung saan ang QD is equal to QS. Pangalawa, market schedule ng demand at supply para sa candy. Tingnan ang talahanayan sa ibaba. Sa ating market schedule, mapapansin nating mayroon tayong talaan na nagpapakita ng relasyon ng presyo, quantity demanded at quantity supplied. Tandaan mga bata! Sa presyong 3 piso, ang quantity demanded at quantity supplied ay pantay. Ito ay ang pagkakaroon ng ekwilibriyo. Sa presyong mas mataas sa 3 piso, mas maliit ang quantity demanded kaysa quantity supplied. Ito ay magkakaroon ng kalabisan o surplus. Sa presyong mas mababa sa 3 piso, mas malaki ang quantity demanded kaysa quantity supplied. Ito naman ay magkakaroon ng kakulangan o shortage. O diba, nabatid nating ang demand curve ay nagpapakita ng quantity demanded sa magkaibang presyo. Pangatlo, demand at supply function. Sa pamamagitan ng mathematical equation, ay maaaring makuha ang ekwilibriyo. Una, ay alamin ang halaga ng presyo gamit ang demand at supply function. Pagkatapos ay ihalili ang value sa demand at supply function. Ang mga makukuhang sagot ang siyang tumutugon sa ekwilibriyong dami nito.
ang komputasyon na nasa talahan na yan sa ibaba ay nagpapakita kung papaano makukuha ang ekwilibryong presyo at quantity. Balikan ang bilang 2. Market schedule ng demand at supply para sa candy. A. Ang demand function ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Formula: QD is equal to A minus B times P, kung saan ang QD ay quantity demanded, ang A ay intercept or bilang ng QD kung ang presyo ay 0. B ay slope, delta, P o presyo. D, supply function, ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity supplied. Formula: QS is equal to A plus B times P, kung saan ito ang quantity supplied, ito ang intercept o bilang ng QS kung ang presyo ay 0. Ito ay plus sign. Ito naman ay slope. Ito ang delta. At ito naman ang presyo. Sundan ang halimbawang bigay. Paano kung mawawala ang presyo at ang given na lamang ay ang QD at QS? Ipagpalagay ng ating supply function ay QS is equal to 0 plus 1 times P. Dahil presyo ang nawawala at ang ating given ay QS, ang unang-una mong gagawin ay i-substitute ang value ng QS na 30. Ikalawa, huwag kalimutan na mag-transpose. Ang pagta-transpose ay kailangan nating pagsamahin ang magkakaparehong variable. Ang positive 30 ay ililipat natin sa kanan. At ang positive 1P ay ililipat sa kaliwa. Kung kaya ito ay magiging negative 1P. Samantalang ang positive 30 na inilipat sa kanan ay magiging negative 30. Kaya ang lalabas ay negative 1P is equal to negative 30 plus 0. Susunod ay kinakailangan nating gamitin ang operation na subtraction. Kaya, negative 1P is equal to negative 30 naman ang lalabas. Huwag kalimutan ang cancellation. At bilang resulta, ang presyo natin ay 30. Ang sunod naman ay demand function. Ipagpalagay na ang demand function ay QD is equal to 60 minus 1P. Katulad ng ginawa natin sa supply function, kailangan muna nating i-substitute ang given na 30 sa QD upang mahanap ang presyo. Sunod, magta-transpose tayo. Kailangan nating pagsamahin ang magkakaparehong variable. Ang negative 1P ay ililipat sa kaliwa, kaya ito ay magiging positive 1P. Ang positive 30P naman
ay ililipat natin sa kanan, kaya ito ay magiging negative 30. Sa makatwid, ang lalabas ay 1P is equal to 60 minus 30. Hindi dapat kalimutan ang cancellation. Ang resulta ay P is equal to 30. Pero paano kung ang QS at QD naman ang mawawala? Ipagpalagay na ang demand function ay QD is equal to 60 minus 1P. Kapag presyo ang given, isa-substitute na lamang ang given na P. Pagkatapos, ay imumultiply ang 30 sa negative 1. Pagkatapos, ay isa-subtract naman ang 60 at 30. Kaya ang ating final answer ay QD is equal to 30. Ang susunod naman ay ang ating QS. Kagaya ng ginawa natin sa demand function, kapag ang presyo ang given, substitution lamang ang ating gagawin. Di na kailangan mag-transpose. Kaya, QS is equal to 0 plus 1 times 3. Pagkatapos mong i-multiply, addition ang susunod. Kaya, ang final answer ay QS is equal to 30. Kaya sa punto ng ekwilibriyo, ang P is equal to 30, kung saan ang QD at QS ay pantay. Sa bahaging ito ay magkakaroon tayo ng pagsasanay upang masukat natin ang inyong kaalaman sa paksang ating tinalakay. Sagutin ninyo ang gawain 4 or Suri graph sa inyong module sa pahina 12. Sagutin din ang isagawa gawain 6, gawin mo, isagot mo, sa pahina 14 hanggang 16. Isusulat ninyo ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Isa na namang makabuluhang pag-aaral ang inyong natunghayan sa oras na ito. Ako ay umaasang mayroon kayong natutuhan sa ating talakayan. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa muli, panatilihin po natin ang ating pag-iingat. Muli, ito po si Ma'am Charisme Remis Musong ng Compostela National High School, Compostela East District, na nagsasabing dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye!